Hi everyone! Welcome back to our YouTube channel. This is Teacher Noy, ang plantito ng Baganga, Davao Oriental, Mindanao. For today's vlog, ang gagawin natin ay sasagutin natin yung mga katanungan doon sa mga uploaded videos namin about growing the philodendron. This is the perfect time that we are going to talk about issues and concerns or even problems that you have encountered sa pagpapalaki ng mga philodendrons nyo na meron kayo doon sa inyong mga garden. Yung mga katanungan ninyo na anong nangyari, bakit nagyiyelo o naninilaw yung mga dahon ng philodendrons nyo, bakit nagkakaroon ng mga dotted doon sa mga leaf niya, or even bakit biglang tumamlay yung mga philodendrons na meron kayo at paano ito i-save. So lahat ng mga katanungan na yun ay sasagutin natin one by one. Tayong mga 10 katanungan na nanggagaling sa mga viewers namin sa YouTube channel namin, at yung iba naman ipi-flex lang namin mamaya, tapos yung iba naman ng mga katanungan about philodendrons ay through messenger lang, nagpi-PM sila sa amin. Ang unang tanong, ano ang exact measurement ng cutting for propagation and types of soil na ginamit nyo in growing your philodendron? So there are things that we need to consider in propagation and also choosing the soil na gagamitin natin para sa propagation. So when we talk about the propagation, number one, we need to look first the maturity of the stem or the node. Then it should be 1 inch or 2 inches as long as mayroon siyang matured na mga aerial roots dapat nakasama. Then you can also use the rooting powder, dapat minimal lang. And don't forget to wash and wipe the wound of the philodendron during the cutting para hindi ma-infect yung cutting nyo. Then for the type of soil naman na dapat nyong gamitin, gumamit kayo ng garden soil, preferably loam soil. Dapat merong quality ang soil natin kasi kapag hindi quality yung soil natin na gagamitin, hindi talaga lalaki ng maayos at maging healthy ang philodendrons nyo. You can also mix with coco peat kung meron kayo. At kung wala naman, pwede kayo mag-buy sa market ng mga coco cubes para ma-add doon sa soil nyo. And add also 10% of sand para ma-balance yung atmosphere ng ating mga halaman. Number 2 question, anong fertilizer ang ginamit nyo sa mga philodendrons nyo? Bakit ang lulusog at ang daming kaagad nila? So we need to remember that fertilizers are classified into 2. We have organic fertilizer and we have inorganic fertilizer. Kung organic fertilizer yung gagamitin nyo, dapat natural fertilizer lang po. So in every month, nilalagyan namin yun ng coco peat. Yung coco peat na yun, na-preserve na ng how many years. Huwag kayong gumamit ng mga coco peat na mga less than a year pa kasi hindi pa sila nabulok ng maayos. So, hindi pa natin makukuha yung 100% na fertilizer na dapat ma-extract natin doon sa ginamit natin ng mga coco peat. So, ma-preserve dapat guys para hindi mag-develop ng bacteria. At maglagay kayo guys ng ano, yung eggshell in every week. Kailangan yung eggshell ano, nababad sa sikat ng araw muna para ma-dry yun. Tapos i-smash nyo, ihalo nyo doon sa lupa. So, may protein na yung philodendron nyo. And you can also add yung banana peel, yung balat ng mga saging, i-cut nyo into small pieces, i-add nyo din sa soil para mayroong potassium ang inyong mga halaman. Then water lang yung gagamitin mo para organic talaga or natural yung fertilizer na gagamitin nyo sa halaman. Pero kung gusto nyo naman, doon kayo sa mga cities, pwede kayong gumamit ng mga fertilizer na binibili para naman maiwasan yung pag-atake ng mga insects, tapos matulungan din yung mga halaman yung philodendrons na makagrow sila ng maayos at saka healthy. Pangatlong tanong, ano ang dapat gawin kapag nag-rot o nalalata yung petiole o maging yung philodendrons?
first ang dapat gawin, we need to evaluate the cause of rotting. Kailangan gawin mo yon para ma-check mo kung saang part, bakit nag-rot siya. Then number two, do the repotting. Change the soil, then cut the infected area. Wash also the plants with water para maalis yung mga insects or bacteria na dumadapo doon sa halaman kasi mag-cause na infection yun. Then refrain from putting fertilizer until plants will recover. Then change also your watering system kasi kapag sobra ang tubig, isa yun na dahilan na nabubulok talaga yung stem or even yung petioles ng ating mga halaman. At iwasan nyo guys yung mga fresh pa na mga balat ng kahoy o yung mga dry woods or even yung nasa bansukan na madalas natin ginagamit pang paad ng beauty doon sa top na ating soil. Kasi kapag bago pa yung mga dry woods na yan, nilalagay natin, hinahalo natin sa ating mga philodendron, pwede mag-develop yan ng bakterya sa kalaunan. Kaya yun yung dahilan, isa na dahilan talaga bakit nagrarat yung mga puno ng ating mga philodendrons. Kasi nagkaroon na ng maraming fungus doon sa ating mga halaman. Apat na tanong, ano yung minimum light requirements ng philodendrons? 30 minutes dapat ma-expose natin yung mga philodendrons natin doon sa sunlight. Start from 6 o'clock to 6:30, that is enough. Pwede direct yun kasi hindi pa yun mainit. Then 6:30 onwards, dapat yung ating mga philodendrons talaga na provide natin ng net, yung 85% filtered sunlight, as much as possible kung meron kayong mga location na shaded, mas maganda doon sila ilagay. Number 5, saan dapat ilagay ang mga philodendrons na mga halaman? Always remember that when you choose a location where your philodendrons will thrive, make sure that the location is free from danger. So, hindi marami yung puno, kasi yung puno, minsan yung mga branches na babagsak. Pwedeng masira yung mga halaman natin. So, in choosing a location, consider this one. It should be forest concept of arrangement. Yung sinabi ko kanina, dapat maraming mga makashade sa kanya. Like, kung meron kayong euhinia plant, kasi trees yun, lumalaki ang euhinia, huwag nyong itrim. Ipataas nyo lang kasi mas maganda yun, makashade sa kanya. So you are going to provide net. Dapat may net kayo. Kung wala namang net, pwede kayo mag-recycle ng mga yung umbrellas, yung ginagawa namin tulad sa likod. Kasi kahit may net, mainit pa rin talaga. Direct talaga yung sunlight kasi nasusunog yung mga dahon nila. So we provided umbrellas. Maraming mga payong dyan sa likod namin. Yung mga areas lang naman na sobrang init, nilalagyan namin, dinodouble namin sa net niya. Pang-anim na tanong, bakit naninilaw or nagye-yellow ang dahon ng mga philodendrons? There are a lot of factors affecting about the leaves why it turned yellow. Number one, maybe it is lack of vitamins. Dapat ma-provide nyo ng vitamins ang mga halaman nyo. Anong kailangan ng mga halaman? Water. Or overwater naman can cause also the leaves of the philodendrons that turned yellow. Then too much exposure to the sunlight. Kapag sobra yung pagka-expose ng mga halaman natin, lalo ng philodendrons, nag-yellow talaga ang mga dahon. Pwede ring over-fertilizer consumption. Sobra yung paglagay natin ng fertilizer, hindi natin sinusunod yung standard ng paglagay ng fertilizer doon sa halaman. Huwag kayong basta maniniwala sa mga nakikita nyo o naririnig ninyo or even nababasa nyo kaagad sa mga comment sections or mga posts doon sa social media. Kasi kung hindi tayo expert nun, gamit tayo ng gamit, hindi natin alam yung procedures, pwedeng mag-cause yun ng pag-yellow ng mga dahon. Then, inappropriate use of oils and other products that you wipe on the leaves. Maybe gumagamit kayo ng mga aggressive na mga pampakintab sa dahon ng ating mga halaman. It's okay lang kung bagong purchase natin tapos na-stress pa yung halaman. So, maaring may magi-yellow na part ng mga dahon pero doon sa baba. Kasi nagigibuhay sila kasi doon sa taas mag-unfurl lang ng bagong dahon. So, avoid using aggressive na mga products para pampakintab. So, I would like to suggest you are going to use a clean water. Then get also the clean cloth, tapos basain yun, din yung tubig yung ipunas doon sa
mga dahon ng inyong mga philodendrons. Kasi yung tubig naman, hindi yung nakakasira ng halaman. Number 7 na tanong, ito yung highly requested talaga na usually kapag nag-upload kami, ito yung tinatanong about philodendrons. Bakit nagkakaroon ng yellow dots sa leaf ng mga phellos? We need to consider that not only humans are living in this world. There are also living things like insects, yung tumitira dito sa mundo. So nakikita ko talaga yung pressure doon sa mga halaman, bakit nagkakaroon ng mga yellow dots. Ang nakikita ko doon based on my experience and observation, daily talaga na check ko. Kasi nag-yellow din yung mga dahon na aking halaman, nagda-dot-dot sila. Yung nakita ko yung mga insects, kinakain nila yung mga dahon ng halaman, lalong-lalo na kapag gusto nila. Pero may mga plants naman, may mga philodendrons naman na ayaw nilang kainin. Namimili sila, depende kapag malambot yung kanyang dahon. Pero yung mga matitigas, yung mga thick na mga leaves na ating philodendrons, ng aming philodendrons pala, hindi nila inaatake. Yung mga soft na mga philodendrons yung kanilang mga kinakain. So the most inevitable condition also is the change of weather. So isa yun na dahilan bakit nagda-dot-dot ng yellow ang mga leaf. Then, unavoidable situation, yung sinasabi ko sa inyo, insects may attack unpredictably. Hindi natin ma-predict sila. Then next reason, stress in travel. Maybe sa pag-travel, hindi natin alam yung lugar na pinanggalingan ng halaman. Maybe doon din, mayroon silang mga nilalagay sa mga puno para maging mapabilis yung pag-process ng kanyang aerial roots o pinapalaki kaagad nila na mabilisan. So yun, gumagamit sila ng mga fertilizer. Then requires recovery period. Sometimes kapag nag-travel yung ating mga namay na mga halaman sa online live selling, so nag-recover pa yan sila. Sometimes doon, nagkakaroon ng mga dots kasi sa travel nga. Then unhealthy location from seller, yung sinabi ko sa inyo. Then insect bites, if cannot produce food well kapag nagdadot na ng yellow, kasi kailangan ng chlorophyll yung bawat dahon doon na kapag process sila ng food completely kapag maganda ang dahon, yung walang sira. Then it also, and the sunlight also is the one reason bakit nagdadot yung mga leaf, kasi sobra yung pa-expose natin. Remember to provide a net and shade also to our philodendrons. Ang walong tanong, number 8, bakit biglang tumamlay ang mga dahon ng aking philodendrons? Ito yung hindi natin maiwasan. Minsan nananamlay yung ating mga philodendrons, lalong-lalo na kapag mga variegated na mga phellos like pink princess. Ang pink princess kasi hindi dapat natin binababo yung pagkakat. Dapat appropriate yung pagkat, tapos follow talaga tayo sa maturity ng stem at node ng ating mga philodendrons. Kapag mga variegated na mga philodendrons, napaka-sensitive nila, lalo-lalo na sa cutting, sa pagdilig na kailangan nila, dapat once a week dinidiligan. Kine-check natin yung soil, dapat dry. At kapag naman basa pa, huwag tayong magdilig kasi overwatering can cause also sa pananamlay ng ating mga halaman. Yung pangalawang encounter ko sa pananamlay ng ating halaman, biglang pagkalugmok ng kanilang mga dahon pababa, ay yung pagkain ng mga aerial roots ng mga insects. Like yung batod, yung kumakain madalas sa puno ng niyog, or cut even yung katawan ng niyog kapag bago pa. Yun talaga yung isa sa mga rason na nananamlay yung ating mga dahon ng ating mga philodendrons. May kumakain yan ng worms doon sa ilalim ng pot o kaya sa lupa, kapag sa lupa nyo directly tinatanim. Ang gagawin nyo lang, tanggalin nyo yung halaman immediately, tapos hugasan nyo ng tubig. Pagkatapos baguhan nyo ng lupa, itanim kaagad at diligan sa pagkatanim pa lang, at pagkatapos mong itanim, diligan ka agad. Tapos huwag mo nang diligan na isang linggo. Then balik ka naman pag dilig next week para makarecover yung halaman mo. Minsan naman kapag bago nyong binili ang halaman, nananamlay talaga.
Kasi na-stress yan sa biyahe. Lalo na kapag malayo ang lugar nyo, na nag-order kayo sa lugar din na malayo, expected talaga na mananamlay yung kanyang mga dahon. Kasi nag-a-adapt pa yan. Adapting change of location and temperature. Hindi pareha yung lugar natin na pinanggalingan ng halaman. Nag-iiba-iba. Tapos sa cutting system din. Yung sinasabi ko, maybe pag-cut nila, hindi pa matured ang node. Tapos yung aerial roots, maybe isa lang. Tapos hindi pa talaga mature yung kanyang root. Or roots na kasama doon sa kanyang node or stem. Kaya yun, nahihirapan ang halaman na mag-recover. Then, lack of water also can be a reason. Then, too much heat. Maybe, yung exposure ng philodendron. Kasi ang philodendron, gusto nila yung interior. Then, sa exterior naman, pwede. Pero dapat shaded. Netted yung area. Then, maybe, gumagamit kayo ng aggressive chemicals. Yung pampataba ng halaman nyo. Hindi kayo nag-asa mga expert or even sa binilhan nyo. So, yun yung mga dahilan bakit nananamlay. Number 9, paano i-save ang dahon ng felos para maiwasan ang pagkabulok at tuluyang pagkamatay? Naturally, ang mga halaman talaga ay nabubulok at namamatay. Mayroon silang lifespan na tinatawag. Kahit ang tao namamatay din. So, mga halaman din, nature din nila namamatay. Pero, ang mga plants is the only species nabubuhay talaga ng matagal. Kahit wala na yung mga tao, sila nabubuhay pa rin. Mayroon silang nature na biglaan lang sumusulpot. Depende talaga sa time and change of temperature. So, ang kailangan para ma-save ang ating mga felos, hugasan lang natin talaga yung halaman kapag infected na. So, if possible, kailangan natin i-cut yung dahon na nag-rot na or nabubulok na. O even yung mga stem niya, kapag sira na talaga, may sira talaga, agad natin tanggalin yan. I-cut natin yung area na infected. Huwag nating hayaan na tuluyang pupunta sa taas, angat na angat yung level ng fungus na mag-develop doon sa plants at tuluyang kainin nila. Then we need to assist also the leaf with stick. Kung meron tayong mga halaman na bumabagsak, konti yung mga dahon na hindi na natural, so we need to provide ng mga stick para makastan sila. Then, provide also the cocoa pole. Kasi merong mga philodendrons na nag-tithril or we called it vine philodendrons. Yung gumagapang. Like pink princess, gumagapang yan. Yung mga pothos. Pothos also is a type of philodendron na mga halaman din. We need also to provide intensive care. Dapat maganda yung pag-alaga sa kanila. Kung hindi nyo magawa araw-araw, gawin nyo naman twice a week. Mas maganda, thrice a week. Tatlong beses sa isang linggo. Then you need to remove the decayed woods. Not preserved for so many years. Dapat kung gumagamit kayo ng mga kahoy, kasi philodendrons love to entrench. Sa mga soil na may halong mga dugyot na mga kahoy, maybe kumukuha kayo sa bansukan ng mga dry woods, yung mga tira-tira, pwede yun. Pero dapat na-preserve ng matagal. 5 years onward, pwede nyong gamitin. Kasi naka-alis na yung fungus doon na nag-develop. So, nabubulok na talaga yung mga kahoy na yun. Tapos, pwede nang gamitin yun kasi yung fertilizer talaga 100% is intact. Then follow the right methods or care tips of watering. At yung 10 panghuling tanong na galing sa mga viewers natin, paano daw mapabilis ang paglaki at pagdami ng mga philodendrons plant? So umpisahan natin yung paglaki. Make sure kapag dapat alam mo kung vine siya or not. Kapag gumagapang siya, you need to provide a stick, something that would stand to that philodendron. So if you have cocoa pole, much better. Para mabilis siyang gumagapang. Kasi yung mga vine na mga philodendrons, hindi sila mabilis tumaki kapag hindi natin na-assist ng maayos. So provide a cocoa pole din. Apply also the natural methods. Yung tubig lang, water, then pwedeng bungkalin yung kanyang puno. Tapos i-up natin yung mga philodendrons natin para makalabas o makalakad yung kanyang mga aerial roots sa baba. At kapag namang malaki na,
kailangan i-cut na natin. So, if you want to put fertilizer din, make sure, kasi kami gumagamit kami ng natural fertilizer lang talaga. We use water once a week. We put cocoa peat once a month. Nag-add kami doon sa soil for repotting. Niriripot namin sila. Then we also put eggshell. Once a week yun. Then next week naman, nilalagyan namin ng banana peel. Yung mga balat ng mga saging. So natural lang yun. So may protein na nakukuha doon sa eggshell. Meron namang potassium ang nakukuha doon sa banana peel. So balance yun. Pampahealthy ng kanyang growth. And also sa watering system, huwag kalimutan na huwag natin i-overwater yung ating mga philodendrons. At sa pagdami naman, paano mapadami yung ating philodendrons? Of course, we have three ways. Number one, propagation. You need to propagate. Kailangan mag-cut ka. May mga philodendrons sa pinakat, mayroon namang kusang nagbibigay talaga ng kanyang suki o suloy niya o yung kanyang shoot doon sa kanyang stem. So you are going to remove that one. Then give also the best nutrition kung kailangan nila para dumami. So anong mga nutrition ang dapat? Then, and also do repotting. Mag-repot ka. Kapag marami na yan, i-repot mo. Do not wait that time will tell you to do propagation. It should be coming from you that you are going to propagate more para makapag-share ka din ng mga cuttings doon sa mga plant hunters din or plant liners din na nangangailangan ng mga plants kasi nag-start pa sila collecting. And always share your blessings to them and be kind to everyone you meet kasi yung mga tao na nakikilala mo, it could be in personal or in social media, be kind to them. If they approach you, respond well. Dapat professional yung pagka-deal mo sa kanila. So once again, this is the end of our talk show episode about answering the 10 questions coming from the viewers. Thank you so much sa panonood nyo. Thank you for watching. I hope marami kayong natutunan galing sa akin sa personal experience ko sa pagpapalaki ng mga philodendrons. Once again, this is Teacher Noy saying, be kind to everyone you meet. Because everyone is fighting for their own problems.